Oh, tamang-tama. Meron kaming iluluto na baka sakaling magusto mo. Kaya tara, samahan mo kami lutuin ito. Let's go! So ito mga ka-taste buds, ang mga ingredients na gamitin namin. Ito yung pechay na gagamitin namin. At igamitin kami dito ng tuna. Kahit na anong brand ay po pwede. At igamitin kami dito ng kamatis, sibuyas, at saka ng bawang. At gagamitin kami dito ng paminta. At magic sarap, dagdag sarap. At ang pampaalat na gagamitin namin is asin. Napakasimple ng mga ingredients. At gamitin kami dito ng tubig. Pwede natin ito simulan lutuin. So ito mga ka-taste buds, mainit na ang mantika. Ngayon naman, pwede natin simulan lutuin. Igisa muna natin ang bawang, sibuyas, kamatis. Siyempre, una natin ilalagay ang bawang. Hayaan natin na medyo mag-golden brown. Ayan, mabilis na nag-golden brown ang bawang dahil sa sobrang init ng mantika. Pwede natin ilagay ang sibuyas, kamatis. Pwede natin pagsabayin yan. Naman ang gagawin natin is ilalagay na natin ang ating tuna. Katulad ng sinabi namin kanina, kahit anong brand ay pupwede. At ngayon naman, lalagyan natin ng tubig ito para hindi sayang. Isi-shake natin ito at ilalagay natin lahat. Lagyan natin natin ng paminta, saka ng asin at ng magic sarap. At haluin natin ito. Napakasimple. Ngayon, hayaan natin na medyo kumulo. So ito mga ka-taste buds, kumukulo na. Tikman muna natin. Uy! Ang sarap na. Ngayon, lagyan na natin yung pechay. Paimpisin muna natin ito. Takban natin ng mga 2 minuto. So, ito mga ka-taste buds. Tinan nyo. Umimpis na. So, ibig sabihin yan, mas maganda na itong haluin. O, ayun, tinan nyo, diba? Hindi na magtatapon-tapon. Ito yung ganun sistema naman yung ginagawa yun kapag maliit ang inyong lutuan, katulad nito, maliit yung kawali. Kasi kung pagkalagay natin kanina, tinalo ko agad natin kanina yun, yung pagkalagay pa na ng pecho, eh may tendency na pwedeng magkatapon-tapon. So, actually, itong pecho ay luto na yan dahil sa pagpapagpapag-maimpis natin ang ano. Pero mas better dyan, pakuluan pa natin ito ng mga ano pa, another 2 minutes para talagang yung, ito, yung mga ganyan, yung mga puti-puti na yan, eh malambot. Tikman natin ulit. Sa iba lasa niyan, mas lalong sasarap yan kasi napakasarap ng pechay. Isa pa. Perfect. Pwede natin itong hindi takpan. Ganyan na yung gawin natin. Pakuluan natin na another 2 minutes. So ito mga ka-taste buds, luto na. Napakasimple at napakasarap na ulam para sa pananghalian. Tuna pechay. Diba? Napakasimple. Pwede kayo maglagay ng itlog. Ayan. Pero kami, hindi na kami naglagay ng itlog kasi syempre ang concept natin para sa mga nagtitipid. Diba? So, yan. So, yung recipe natin today is less than 100 pesos. So, mga presyo to is mga 55 pesos makakapagluto ka na. Dami na din, diba? Pwede na rin niya maghapon. Depende kung gano'n ko yung karami sa inyo. So, yan. Sana nagustuhan niya aming recipe for today, aming dish for today. Kaya huwag sana kalimutan mag-like, share and subscribe sa aming channel para sa mas maraming pa mga tipid lutuin tips at mga ideas na mga pwede natin lutuin na at kung paano tayo makakamura sa ating mga pang-araw-araw na uulamin. So yun, sana nagustuhan niya aming dish for today. Kaya magkita-kita ulit tayo bukas at syempre, kain na tayo!